Hi guys, so welcome to another vlog of my Korea Diaries. This will be the last episode of my Korea Diaries season 1. Good morning, Seoul! So, ito yung view dito sa hotel and ipapakita ko sa inyo kung ano itsura nung hotel na pinagstayan ko dito sa May Myeongdong. Maganda yung location ng hotel na to kasi malapit siya sa Myeongdong Street and also meron agad convenience store sa labas. So let's start with the card key and the pangmalakasang electronic door. So this is my first time staying in a hotel during my entire life. So medyo magulo yung room kasi it's my last day here in Korea and pa-check out na ako. So ngayon ko lang naisipang mag-vlog. I love my room so much. So meron tayo ditong extra space for our luggage and 2 single-size bed. And our robot assistant, yung name niya is Ginny. Ginny야, 안녕. 안녕하세요. Pakita ko sa inyo later yung video clip ng function ni Ginny. So, buksan natin yung window and yan yung makikita yung view. Malapit siya sa Namsan Tower. So, ayan. Yun nga, sabi ko kanina, malapit siya sa Myeongdong Street and meron ng convenience store sa labas. Then, ito yung itsura ng TV natin, malaking size na TV, plus yung aircon, ang galing nando sa may kisame. Plus, ito yung pinaka-CR niya, yung toilet, then, ang cute kasi, ang social ng bidet. Ayan, bahala kayo magpipindot dyan. And then, sa other part naman ng pinto, meron tayong yung pinaka-shower room. So, ayan. Okay guys, ito yung pinaka-sink and meron siyang good size mirror plus meron din silang provided na hair blower. So dito sa left side, nandito yung bathtub and yung shower. So medyo maliit yung space pero okay na din. So itong tablet na to para siyang remote control kasi lahat ng functions nasa kanya. So kung gusto nyo buksan ng TV or yung aircon, ito lang yung gagamitin nyo. Tapos, you can also request here kung gusto nyo ng extra toilet papers, tea, bathroom necessities, ayun, i-order nyo lang siya. I mean, i-request nyo lang siya dito. Then, mamaya may kakatok sa inyong pinto. So, ayun, tingnan natin. Yung first time kong nag-request for toilet paper, medyo na-shock ako dun sa nag-deliver kasi hindi ko in-expect na ganun yung mag-deliver. I mean, basta makikita nyo sa video na to kung ano yung sinasabi ko. So, para ma-video ko, I requested again for 2 toilet papers. Iniisip ko baka sinasabi ng management na ano ba tong babaeng to hingi ng tissue. O diba guys, nakaka-amaze kung sino yung nagti-deliver dito sa hotel, kung ano man yung inyong ni-request. Medyo high-tech tong hotel na to kasi ultimo check-in and check-out, robot yung kaharap mo. I'm not sure if this is owned by a Japanese but yung name ng hotel is Henna Hotel located in Myeongdong. So malapit to sa subway station exit line 4. Nag-book ako through Agoda and for 8 days, it cost around 25,000 pesos. So yung first destination sa ating gala for my last day here in South Korea is Seoul Olympic Park. Actually, nung time na to, concert to ng icon dito sa may Olympic Park. So ayun. So kahit team labas, gusto ko lang makita yung venue. So naririnig ko yung sounds kahit nasa labas ako. Oh my god, sana naka-attend ako. Oh, ito da. So, kahit hindi ako naka-attend, nakikiweng-weng-weng na lang ako dun sa labas. Dala-dala ko naman yung combat ko. Ganto siguro sa loob ng venue. So, ayun. Ini-enjoy ko na lang din itong mga roses dito sa kanilang park. Nakakatuwa yung mga parks dito kasi ang daming flowers and ang linis tingnan. So, ayun. Kasama ko si Atsushi, Charot, si Oppa. Hi! Punta na tayo sa next destination natin. So ito ang Starfield Coex Mall.
Andito yung sikat na Starfield Library and the Coex Aquarium. Yung goal talaga namin dito is pumunta doon sa Starfield Library. So, after namin dito sa library, dito na rin kami kumain ng dinner. Medyo mabilisan yung gala natin kasi flight ko na bukas. Siyempre, itutuloy na rin natin itong love lock dito sa may Namsan Tower. So, yung nakaraan kong video, sinabi ko doon na hindi talaga tuminta yung pinaka-pen na kasama doon sa lock. So, no choice kami kundi bumalik kinabukasan. Siyempre, couple goals to pag nandito kayo sa may Namsan Tower. Tig-isa kami ng lock, so promise namin babalikan namin to on our next trip. Opened? Oh. We do other? Because it's not. Wag kayo maingay na natanggal ko yung ibang padlocks. Need to look there. Yeah, here is not safe. So today is the D-Day going back to the Philippines. So ngayon nasa Seoul Station kami, sasakay lang kami ng Arex going to Incheon Airport. Nung pagpasok namin ng airport, akala ko kung anong meron kasi ang daming tao. Yun pala arrival ng NCT 127. Grabe yung bardagulan ng mga K-Nets. So ayan, ganyan sila. So, hindi na ako nakisiksik kasi hindi talaga ako makakasiksik. Buti na lang may weight checker dito sa may Incheon Airport kasi sobrang kaba ko, baka maya-maya excess baggage ako. So, buti na lang hindi. O, diba? Ngiting tagumpay. Since Asia na yung gamit kong airline, so ito ngayon, nagse-self-check-in kami. And ayun, para ibibigay ko na lang yung luggage ko dun sa counter mamaya. Actually, marami pa akong time para magstay dito sa airport kasi yung flight ko pabalik ng Pilipinas is 6 PM pa ata or 7. So yung mga natitira kong oras dito sa South Korea, magbebebe time muna kami ni Yobi kasi even it's our second meet up, syempre back to reality na ulit, back to LDR. So we don't know kung kailan kami ulit mag-meet. So yung time na to is i-enjoy muna namin na magkasama kami. I'll let it down.
I'm so happy to have this kind of opportunity and experience in South Korea. I will not forget all the experience and memories that South Korea has given to me. So this is the end of my South Korea Diaries, and I hope you enjoyed watching my vlogs. Thank you so much for supporting my channel. So please don't forget to like and subscribe. See you guys on my next Korea trip.